pito ang patay kabilang ang isang sundalo. Matapos ang sagupaan sa pagitan ng militar at mga rebelding NPA, New People's Army sa Balayan, Batangas nitong linggo, ayon sa Philippine Army, nagsasagawa ng combat operation sa mga puwersa ng 59th Infantry Battalion, Philippine Navy at Philippine Air Force nang makasagupa mga rebelde. Anim ang nalagas mula sa miyembro ng sangay sa partido sa Platoon Kawing ng Southern Tagalog Regional Party Committee ng NPA. Bukod sa isang nasawi sa tropa ng militar, may tatlo pang sugatan na agad dinala sa pagamutan. Na-recover sa pinangyarihan ang bakbakan ng mga baril at mga subversibong mga dokumento. Nagpaabot na ng pagigiramay si Defense Secretary Gilbert Teodoro kasabay ng pagtiyak ng tulong sa mga nasawing sundalo. Dalawa naman ang nasawi sa nangyaring pagsabog ng isang cargo truck sa Marikina City. Sa imbestigasyon ng otoridad, tumigil lamang ang truck sa terminal sa Barangay Kalumpang para magpahinga na mangyari ang insidente. Lima rin ang naitalang sugatan sa pagsabog at nadamay din ang kalapit na bus na nasunog. Ayon kay Eastern Police District Director Brigadier General Wilson Asueta, lumalabas na may laman pala mga paputok, firecrackers, sa loob ng cargo truck na naging dahilan ng pagsabog. Inalab na kung saan nagmula ang mga paputok at kung may pananagutan ang may-ari ng truck na sumabog. Buli namang nagpaalala ang pulisya na bawal ang pagbiyahe ng mga paputok gamit ang mga cargo vehicle at maging mga pampublikong sasakyan.